Hello mga kakusinas! Ako po ulit si Ate Angel ng kusina ni Angel. And for today's video, meron po tayo ditong 3 piraso ng saging na saba. So yung pinili po natin ay yung hinugna dahil kakailanganin po natin yung durugin. So ganito lang halos kalaki yung aking saging na saba, 3 piraso. Tapos ilalagay lang po natin yan dito sa ating mixing bowl and then dudurugin lang po natin ito gamit ang ating tinidor or kung meron kayong potato masher, pwede rin naman yun yung gamitin ninyo. Yan, so dudurugin ko lang to mga kakusina hanggang sa, yun nga, madurog na natin siya ng maigi and then after po nun, ipapakita ko pa sa inyo yung next procedure and yung iba pa nating mga ingredient. Yan, so mga kakusina, dinudurog lang natin yung ating saging na saba kasi isasama natin to sa ating mga dry ingredients mamaya. At hinog na rin po yung pinili natin para madali lang siyang madurog at the same time, maglalabis rin siya ng kanyang natural sweetness. At kung ayaw nyo naman ng lasa ng saging na saba, pwede kayong gumamit ng 3 piraso ng hinog na saging na lakatan. Yan, so kapag nadurog na po natin to ng maigi, isiset aside muna natin to, tapos i-ready na natin yung iba pa nating mga ingredients. After po nating ma-set aside yung ating saging na saba, kakailanganin natin dito ng 1 cup ng glutinous rice flour. So ito po ay ilalagay lang natin siya sa isang mixing bowl. At kapag nailagay na natin yung ating 1 cup ng glutinous rice flour, maglalagay naman tayo dito ng 1/2 cup ng rice flour. Yan, so 1/2 cup lang po yung ilalagay natin dito sa ating mixing bowl. After natin mailagay yung ating rice flour, maglalagay lang tayo ng salt dito sa ating mixture para pambalance lang din siya ng sweetness since maglalagay tayo dyan ng 1/3 cup ng condensed milk. Pero kung ayaw nyo ng condensed milk, pwede kayong mag-add dyan ng 1/3 cup ng sugar. So white sugar po, pwede ninyong gamitin kung wala kayong condensed milk. After adding ng ating condensed milk, kakailanganin na rin po natin dito ng 1 cup ng coconut milk. Yan, so 1 cup lang po ito. At imimix na po natin yung ating ingredients dito sa ating mixing bowl para lang mag-combine silang lahat. Pero before that, maglalagay pa rin ako dito ng 1/2 teaspoon ng vanilla essence. Yan, so pagsama-sama na po natin yung ating mga ingredients dito sa ating mixing bowl, imimix lang po natin to ng maigi para mag-combine silang lahat dyan. Yan, so kapag napansin nyo po na na-mix niyo ng maigi yung ating mixture, pwede na nating ilagay dyan yung sinetaside natin kanina na 3 piraso ng saging na saba. Yan, so tamang-tama lang po yung ganyang consistency. Yan, so ganito lang po halos karami yung ating saging na saba. Siguro around 1 cup na po ito. Yan, so isasama natin siya dito para ito yung magiging flavor sa ating recipe. Kapag nailagay na po natin yung ating saging na saba dito sa ating mixture, imimix lang po natin to ng maigi hanggang sa mag-combine na sila dyan. Tapos, pwede nyo rin po palang dagdagan pa to ng grated cheese kung gusto ninyo ng iba pang flavor. Yan, so ako po, okay na sa akin yung saging na saba since yung saging na saba naman ay medyo mura sa palengke. So, imimix lang po natin to ng maigi, tapos, ready na po to for frying. So, bali yung ating recipe today ay pwede ninyong gawing pang almusal. So, maglalagay lang po tayo ng konting cooking oil dito sa ating kawali. And, igigrease lang po natin yan para kumalat siya dyan sa ating kawali. Tapos po, pwede na natin buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat. Yan, so igigrease lang po natin, hindi po natin kailangan ng masyadong maraming mantika. And gagamit lang po pala ako ng 1/3 cup na measuring cup para pantay-pantay yung kalalabasan ng ating recipe. Pero, depende pa rin po sa inyong preference kung gaano kalaki yung gusto ninyo na kalalabasan ng inyong recipe. So, kapag mainit na yung ating mantika sa ating kawali, ready na po for frying yung ating mixture. So, syempre, bago natin siya i-fry, i-mix nyo po ulit yung inyong mixture. Tapos, scoop lang po kayo ng 1/3 cup at i-fry na po natin yan.
Yan. So, habang hinihintay po natin na maluto yung ating recipe, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto nyong matuto pa ng iba pang mga recipes at gusto nyo rin mag-share ng mga naluluto nyo everyday, pwedeng-pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang yan sa ating Facebook page. Mga kakusina, kapag nailagay na natin yung ating 1/3 cup ng mixture dito sa ating kawali, ihintayin lang po natin mag-light brown yung bandang ilalim. Ayan, tapos pag na-check nyo po na medyo nag-light brown na yan, meaning pwede na rin po natin tong i-flip or baliktarin para maluto naman yung kabilang side. Tapos, ganun lang din po yung gagawin ninyo. So, lulutuin lang din natin yung kabilang part ng ating recipe. So, hintayin lang po natin rin siyang mag-light brown. So, ang kagandahan po dito sa ating ginawang mixture, mas malambot po siya kasi pinagsama natin yung rice flour at yung glutinous rice flour. Tapos, magiging malasa din siya kasi nga nilagyan natin siya ng saba at imbis na water yung nilagay natin na liquid, ang ginawa natin ay naglagay tayo ng 1 cup ng coconut milk. Yan. So, lulutuin ko lang po to lahat, mga kakusina, hanggang sa makita natin na nagla-light brown na sila. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. So, masarap po tong pang-almusal. Tapos, tignan nyo po, ang soft niya. Yan. So, pwede natin tong partneran ng chocolate syrup o kaya yung pang-pancake na mga syrup. Ayan po, kung mapapansin ninyo, kapag pinres natin siya, meron siyang lambot factor, di ba? Mukha siyang chewy na pancakes. Ang gusto lang po nating ma-achieve ay yung ganyan, yung medyo light brown. Pero wala namang problema kung medyo ganito yung nakuha ninyo kasi masarap pa rin po yan. Ayan, so pinipress ko lang siya pero hindi siya nasisira, oh. Kasi nga, luto na both side yung ating recipe. Ayan, so ahanguin ko na to, mga kakusina. Ayan siya, diba? Ang ganda lang. Tapos ilalagay natin sa kabilang plato. At ganun lang din po yung gagawin ninyo sa iba pa. So mag-scoop lang tayo ulit ng another 1/3 cup. Tapos ilalagay lang natin to. Tapos pag napansin ninyo na medyo wala ng cooking oil sa inyong pan, mag-grease lang po ulit kayo. Tapos ganun lang din po, lulutuin lang natin yung iba pang mixture. At ayan na, mga kakusina, so naluto ko na pong lahat ng ating recipe at nakagawa po tayo ng 8 pieces na ang sukat ay tigbo 1/3 cup. So ayan na, mga kakusina, tapos na ang ating easy and yummy breakfast idea na glutinous saba pancake. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button. Click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang, mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!